Thank you.
Good morning, church. Let us all worship the Lord. Jesus, there is nothing like your presence. I will sing of all your goodness, where all my fears pay to pray. Savior, there is nothing like your freedom. Dancing with the hope of heaven, where all my fears pay to pray. All I want, more of you and less of me. All I want, living in your victory. All I want, let your glory fill this place. There's joy when I sing your name. There's joy I cannot contain. There's joy all of my days. You would be praised. You would be praised. There is nothing like your freedom. Dancing with the hope of heaven, where all my fears pay to pray. All I want, more of you and less of me. All I want, living in your victory. All I want, let your glory fill this place. All I want, more of you and less of me. All I want, living in your victory. All I want, let your glory be displayed. There's joy when I sing your name. There's joy I cannot contain. There's joy all of my days. You would be praised. You would be praised. There's joy contain. There's joy all of my days. You would be praised. You would be praised. Sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri sa iyo'y alay. Maghatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y niningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang higit, todo
sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang paburi sa iyo'y alay, luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piliin niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya ay nagdidiindi sa buhay ko. Tayo na sa piliin niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya ay dinining sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay, todo bigay, todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay, todo bigay, todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay, todo bigay. Here I am to bow down. Here
here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it cost to see my sin upon the cross. I never know how much it cost to see my sin upon the cross. I never know how much it cost to see my sin upon the cross. I never know how much it cost to see my sin upon the cross. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful, wonderful to me. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful, wonderful to me. Wonderful, wonderful to me. Wonderful, wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to worship. Oh God. Here I am to worship. Here I am to worship. Oh God. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Victory Family Center Filipino Service. Ako po ay si John at bumabati sa inyo ng isang pagpalang araw sa ating lahat. At para sa mga kids at sa o kaya sa mga anak natin na bata pa, ay meron din po tayong online program.
Pumunta lang po kayo sa website ng Victory Kids at for sure mag-enjoy ang mga bata. Dako naman tayo sa ating pagkakaloob through our online giving. Ito ay makikita po natin sa ating mga screens right now. Scan nyo lang po yung mga codes. At pwede rin po tayo pumunta sa VFC website para sa mga karagdagang impormasyon tulad ng mga accounts for tithes, mission faith pledge, and willing offering. Magbigay po tayo ng ilang minuto para gawin natin ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng mga biyaya na binigay niyo sa amin. Tanggapin niyo po ang aming mga ikapu at ang aming mga pagkakaloob. Pinupuri ka namin at sinasamba. Ang pangalan niyo lamang po ang aming itataas. Pinapanalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihatid ng ating pastor na si Pastor Marlon Santos. Magandang araw po sa ating lahat. Muli po ay magkakasama tayo ngayon at sumasamba sa ating Panginoon ngayong napakagandang araw ng Linggo. At alam po natin na itong araw nito ay espesyal at palagi natin itong ikinukumit sa ating Panginoon. Naglalaan po tayo ng oras at ng buong araw na ito upang sambahin siya at i-dedicate ang time natin at even ang buong pamilya, no, sa ating pagsamba. So kung nasaan man po kayong dako sa Singapore, we warmly welcome you dito sa ating online service, Victory Family Center Filipino Service. And alam po ninyo, kami po ay nagagala kasi kahit sa labas ng Singapore, all over the world, alam namin na may mga Pilipino rin po na nanonood. So we're very happy, no, and joyful na malaman na marami po tayong mga kapatiran at hindi lang yon, pati yung mga kaibigan po natin na ngayon lang nakapanood or ngayon lang namin nakasama, ngayon lang natin nakasama dito sa ating pananambahan, welcome po kayong lahat. Tayo po muna ay manalangin bago po natin basahin ang salita ng Panginoon. Aming Panginoon, papasalamat po kami sa inyo, sa inyong kabutihan, sa inyong mga provisions sa aming buhay at sa lakas at sa buhay na ibinibigay niyo sa amin sa araw-araw. Panginoon, idinadalangin po namin ang pagbasa ng iyong mga salita, ang pakikinig at ang pagsasagawa ng mga kautusan po ninyo ng inyong mga salita sa Biblia na amin pong matupad at amin pong masunod sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. At dalangin namin na ang lahat ng makakasama namin ngayon sa aming pagsamba ay tunay na mapagpapala dahil ikaw ang nangako nito at ikaw po ang aming Diyos na tunay na magpapala sa bawat isa. Inaasahan po namin, Panginoon, ang iyong pagkilos, ang iyong paggawa sa aming buhay ngayong oras na ito. Ito po ang aming pinapanalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. I'll be reading for us our text for this service coming from the book of Matthew chapter 9 verse 35 to 38. Matthew chapter 9 verse 35 to 38. Jesus traveled through all the towns and villages of that area, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. He said to his disciples, "The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask him to send more workers into his fields." Pagpalain po ang pakikinig at ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Dito po sa binasa nating salita ng Panginoon, ang ating Panginoong Jesus sa mga panahon na ito ay naglalakbay at siya ay nakakarating sa iba't ibang mga villages, iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga baryo, no, iba't ibang mga lugar upang magministeryo, upang tulungan ang mga nangangailangan, upang pagalingin ang mga may sakit,
upang ihatid ang mabuting balita, ang kaharian ng Diyos, ang tinatawag nating good news, na ang kaharian ng Diyos ay dumating na. No? At dito nga po sa mga unang verses, makikita natin na siya ay nagtuturo sa mga synagogue. So kung ano man yung mga synagogues na dinadaanan niya, kasi nga po, alam natin na bawat village sa Israel, may mga synagogues po silang naka-install doon sa mga lugar na yon. And tuwing dadaan siya sa bawat villages, mayroon po mga synagogues doon na dinadaanan niya, hindi nagtuturo siya ng Word of God, but hindi lamang po doon natatapos, sa kanyang pagtuturo, nagpapagaling siya ng mga karamdaman. At hindi lang yon, of course, tumutulong siya sa mga nangangailangan. So yun po yung background ng salita ng Panginoon na ito na ating binasa. At ngayon po, no, tayo ay dadako dito sa verse 36. Mapapansin natin dito na sa kalagitnaan ng ginagawa ng Panginoon na paglalakbay upang magministero sa mga iba't ibang mga kababayan niya sa Israel, mapapansin natin na habang siya ay nagtuturo, nagpapagaling at tumutulong sa mga tao, mapapansin natin na meron siyang mga obserbasyon na experience sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pagmiministeryo. At ito nga po yung sinasabi sa verse 36. Ang sabi dito, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. He said to his disciples, the harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask him to send more workers into his fields. At dahil po dito sa mga salitang ito, dito po tayo makikinig at ito yung ating pagbubulay-bulayan, ito yung ating imemeditate, at ito yung ating kakainin na salita ng Panginoon ngayong araw pong ito. And the title of this sermon is The Lord of the Harvest. The Lord of the Harvest. At itong ating Panginoon, mapapansin po natin na habang nag-oobserba siya, habang siya ay nagmi-ministeryo, napansin niya na ang bawat mga tao, yung mga iba't ibang grupo ng mga tao na kanyang nakikita, dahil nga, remember, nagpupunta po siya sa iba't ibang mga villages, di po ba, sa iba't ibang mga bayan, karatig pook, karatig bayan, mga baryo. No? And then, napapansin niya na ang daming mga tao ang nangangailangan ng salita ng Panginoon. Marami rin pong tao ang nangangailangan ng pagpapagaling ng Panginoon sa kanilang mga karamdaman. Marami rin pong mga tao ang halatang halata na sila ay hopeless, sila ay without peace, sila ay confused, no? At ang sinasabi nga po rito sa Bible, exactly is they were confused and helpless like sheep without a shepherd. So in short, kung titignan natin yung illustration na ito ng Panginoon, as if mga tupa o mga kawan na watak-watak dahil wala pong nag-aalaga sa kanila o walang shepherd na tumutulong na ayusin itong kawan na ito. At ito ay naging concern sa ating Panginoon. Alam natin na ang Panginoong Jesus, He Himself, no, ay gumagawa dito sa mga bagay na ito. Siya ay nagtuturo, siya ay nagpapagaling ng mga may sakit, no, siya ay kasama ng mga nangangailangan. At hindi lang yon, lahat ng tao, hindi lamang po yung mga nangangailangan, even yung mga mayayaman, yung mga may kaya, yung mga maimpluensya sa buhay, even yung mga nasa pwesto sa bayan or sa pamahalaan, alam natin na lahat ng ito ay na-connect ng ating Panginoon. Lumapit siya sa kanila at lahat ng ito ay nakausap niya ang iba-ibang mga kaibigan ng ating Panginoong Jesus. Iba-iba rin ang kanyang mga nakasama at iba-iba rin ang kanyang mga nakatagpo ng mga tao. But itong ating pinag-aaralang mga salita ng Panginoon ngayon ay nagsasabi na ito yung mga napapansin niya sa bawat paglalakbay niya. At binigyan din dito ni Matthew sa chapter 9, yung obserbasyon ng Panginoong Jesus na yes, ang Lord o ang Diyos Ama
kasama ang Panginoong Jesus ay ang Lord of the Harvest. But even siya ang Lord of the Harvest, alam natin na meron tayong dapat gawin. Dahil alam natin na ang Panginoong Jesus ay naparito sa lupa upang gawin ang misyon na pinagagawa sa kanya ng Ama. At hindi lang po iyon, ay upang gawin natin yung mga ginawa niya dito sa lupa. In short, pamarisan po natin siya. Siya yung ating modelo. Siya yung ating Panginoon. Siya yung ating susundan. Na kung ano yung kanyang ginawa sa lupa, that means, yun po yung ating gagawin habang tayo nabubuhay. At hindi lang yun. Napakaganda po ng mga verses dito sa mga binasa nating salita ng Panginoon kasi ito ay nagbubukas at nagre-reveal no ng mga kalooban ng Panginoong Jesus kung ano yung nasa puso niya. Imagine that, no? Narinig natin, nalaman natin kung ano yung nasa sa loob ng ating Panginoon, ang ating Diyos, no? Siya mismo yung nagsalita at narinig natin sa bibig niya, no? Kung ano yung nasa puso niya tungkol sa mga tao na kanya nakikita. So meron po akong tatlong bagay na gustong i-share sa inyo with regards sa ating the Lord of the Harvest. Unang-una, makikita po natin na ang katangian ng Panginoong Jesus, siya ay may compassion. No, unang-una po nating tatandaan, the Lord, Jesus Himself, is full of compassion. So first po yun, compassion. Mapapansin natin na yung compassion na yun, no? Yung awa, yung habag, yung pakiramdam niya na gusto niyang matulungan yung mga tao at gusto niyang maministeryohan, sino man sila, no? Mayaman man o mahirap, may impluensya man o hindi, bata man o matanda, lahat sila, no? Merong compassion ng Panginoong Jesus. At iyon ang reason kung bakit siya nagtutuloy sa mga bayan-bayan. Yun po ang reason kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay nagpapatuloy sa kanyang pagmiministeryo. At makikita nga po natin dito na yun rin ang nagbibigay sa Panginoong Jesus ng lakas. Okay? Yun ang kalakasan ng Panginoon. Yung puso niya na may habag, na may awa, na may concern sa kanyang mga kapwa. Napakalinaw po ito. Makikita natin dito sa verse 36. When he saw the crowds, he had compassion on them. Bakit siya may compassion? Kasi nga po, ang sabi nga rito sa verse is, because they were confused and helpless like sheep without a shepherd. So mapapansin po natin dito na ang puso ng Panginoon, ating Panginoong Jesus, and even yung ating Diyos Ama, ang banal na Espiritu Santo, itong ng ating nag-iisang Diyos, no, ang kanilang puso, no, ang puso ng Diyos, no, ay may habag at gustong tumulong, gustong gawan ng mabubuting bagay ang mga tao. So, dito po makikita natin na napakahalaga ng compassion. Napakahalaga na sa ating paglalakbay sa mundo, sa ating journey, sa ating pamumuhay, and especially tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus, napakahalaga po na tayo ay dapat namumuhay ng may compassion sa ating kapwa. Namumuhay na tuwing may makikita tayong kapwa, kung ano man yung ating nakikitang pangailangan nila or kaya ano man yung sitwasyon nila, meron tayong damdamin para sa mga tao na yon. At itong damdamin na ito, itong compassion na ito, tandaan po natin, ay hindi lamang po doon nagtatapos. Kasi nga po, di ba ang kasabihan natin, compassion ay kung wala naman pong kaugnay na kilos o gawa o anything else aside from compassion, di po ba mananatiling compassion yon? So, here we go. Dadako po tayo sa second point, which is prayer. Prayer. Si Jesus po ay may compassion, but at the same time, habang siya ay nahahabag sa kanyang mga kapwa, nakikita niya yung mga tao na
maraming pinagdadaanan sa buhay, ang kanyang puso ay hindi lamang puno ng compassion, kundi puno ng prayer. At itong prayer na ito ay kanyang itinuturo sa kanyang mga alagad. At sinasabihan niya ang kanyang mga alagad na manalangin kayo. So nakita po natin yon. So napansin niyo po ba na ang Panginoong Jesus mismo, kahit na siya pa yung tinatawag nating bugtong na anak ng Diyos, siya ay Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Siya ay anak ng Diyos, siya ay bugtong na anak, siya ay isa. Kaisa niya ang ating Diyos Ama, isa lang sila. Di po ba? Kahit ganoon pa man, alam natin na ganoon ang Panginoong Jesus, siya yung ating Diyos, ang Panginoon. Pero kahit ganoon, alam natin na siya man mismo ay naniniwala sa prayer at siya man ay nananalangin nung siya ay nasa lupa. Imagine that. So kaya nga po, ito yung sinasabi natin na the Lord of the harvest has come down on earth, hindi lamang para sabihin ako yung Lord of the harvest, kundi nakita niya, naramdaman niya, yung damdamin na makita yung kanyang mga kapwa, yung kanyang bayan, yung kanyang people, no? At naramdaman niya sa puso niya yung habag nung nakikita niya na maraming tao, no, na nangangailangan ng care ng kapwa niya. And alam niyo po ba kung sino yung ideal na kapwa niya o kapwa nila na magke-care sa kanila? Yes, tama po ang iniisip nating lahat. Ang church. Ngayon po, ang church, ang body ng Panginoong Jesus dito sa lupa. Dahil ang Panginoong Jesus ay umakyat na sa langit. Di po ba? Tayo pong mga simbahan, ang in-expect ng ating Panginoong Jesus na siyang magkikare sa lahat ng kapwa natin. Mahirap man siya o mayaman, may impluensya man o hindi, bata man o matanda, nakapag-aral man o hindi, lalaki man o babae, anuman ang kalagayan niya sa buhay, alam niyo po, ipag-pray po natin yung ating mga kapwa. At hindi lang yon, habang pinagpe-pray natin, meron tayong compassion sa kanila. At alam niyo po ba kung ano pa yung mga dapat ipag-pray natin? Specifically, actually, sinasabi ng Panginoong Jesus dito, He said to His disciples, dito sa verse 37, The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His field. Ano pong ibig sabihin nun? Manalangin tayo, sabi ng Panginoong Jesus. Manalangin kayo, sabi niya doon sa mga alagad niya. Manalangin kayo na magpadala pa o magpadala ang ating Panginoon ng mga workers para sa mga taong ito. Would that mean, matanong ko po, would that mean na walang workers? Or would that mean na kukunti lang talaga yung workers sa time ng Israel na ito? Alam nyo po, kung tutuusin, hindi literally kulang ang workers nung time ni Jesus. Ulitin ko po, literally speaking, hindi kulang ang workers o yung tinatawag na workers of God nung time ni Jesus. Alam nyo po kung bakit? Kasi nga po, again, from these verses na binasa natin, makikita natin na from every village, all these villages na pinuntahan ng Panginoong Jesus, may mga synagogues. And then, of course, may temple sila. And then, alam natin na napakaraming mga manggagawa sa temple and sa synagogues. Mga priests, scribes, Pharisees, Sadducees. Pero nasaan sila? Nasaan itong mga taong ito? Alam natin na karamihan sa kanila, hindi naman siguro lahat. Opo, di po ba? But shall we say, karamihan sa kanila, hindi nila nararamdaman ang nararamdaman ng Panginoon. Hindi nila ginagawa ang ginagawa ng Panginoon, which is what? Nagtuturo ng salita ng Panginoon and nagpapagaling sa mga may sakit at sumasama
sa mga taong naghihirap o may dinadaanan sa buhay. In short, itong mga workers na ito sa panahon ng Panginoong Hesus, karamihan sa kanila ay hindi ginagawa ang dapat nilang gawin as workers of God. Sad, di po ba? Kaya nga po, nakita natin na ang Panginoong Hesus ay nagsalita at kinausap niya ang kanyang mga alagad. Alam niyo po kung bakit? At ito po ang reason, ito ang meaning kung bakit siya nagpapa-pray sa kanyang mga alagad na mag-ask pa tayo sa Diyos Ama na magpadala pa siya ng mga workers. Again, not because walang workers nung panahon niya, but rather it's because kailangan ng Kingdom of God ng mga workers na tunay na magko-commit sa Word of God. Tunay na magko-commit, na magki-care para sa kanyang mga kapwa. Tunay na magko-commit, na gagampanan o gagawin yung kalooban ng Panginoon. Tunay na magkakaroon ng damdamin at ng puso ng compassion para sa mga kapwa. At ito ang magtutulak sa kanya o sa kanila na mga workers upang ipag-pray at tulungan at i-uplift, no? At sa term natin ngayon sa ating church is to disciple, no? Itong mga ating mga kapwa. But of course, before natin sila i-disciple, anong kailangan natin gawin? I-uplift natin po ang kanilang mga buhay. Ang mga may karamdaman, ipag-pray natin na gumaling. Yung mga nangangailangan, tulungan po natin kung tayo po ay may kakayahan. Yung mga hindi naman nangangailangan, i-disciple po natin sila upang makatulong sila sa mga nangangailangan. Amen po ba? So, ang ibig po sabihin is magtutulong-tulong po tayo upang gampanan yung kalooban ng Panginoon ayon sa kanyang compassion, ayon sa kanyang damdamin, ayon sa kanyang puso kung ano yung nakikita niya sa mga tao. Yun din po dapat ang makikita natin sa mga tao. In short, yung mata at yung puso ng Panginoon, nawa po ay mapa sa ating lahat. Dahil ang workers na hinahanap niya ay yung mga tao na may compassion at yung mga tao rin na magpe-pray na itong mga tao na kanilang i-shepherd o yung mga taong i-care natin ay atin pong maaalagaan at tunay na mamahalin gaya ng utos ng ating Panginoon. Di po ba yun yung utos ng Panginoong Hesus? Love your neighbor. Love one another. And not only that, of course, glorify the name of the Lord together. Di po ba? So, ipinakita po ng Panginoon na siya ay may compassion. Ipinakita ng Panginoon na siya ay puno ng prayer. Pangatlo po, ipinakita rin ng Panginoon na siya ay puno ng action. So, compassion, prayer, action. Ito po ang nagbibigay ng kabuuan at solid na foundation kung bakit tayo naniniwala even sa Christianity and even sa pananampalataya na meron tayo ngayon. Dahil naniniwala po tayo na, of course, action is not enough kung wala tayong compassion and love for the person habang ginagawa natin yon. And also, kung walang prayer, then we're just doing good works. Di po ba? Kung wala tayong prayer, wala tayong kaugnayan sa Panginoon. So hindi rin natin sinasabi na action is enough. Hindi rin po natin sinasabi na prayer is enough. Kasi even sa book of James, sinasabi nga, di ba? Faith without works is dead. So ano po ibig sabihin nun? Ang ibig po sabihin is, kailangan yung prayer natin, yung faith natin, may kasamang works. Di po ba? At hindi rin enough na may compassion tayo kung wala namang prayer at walang action. Kaya ito pong tatlong ito, compassion, prayer, action, ay napakahalaga. And ano po itong action na ito? Ang action po is something na gagawin natin out of compassion, out of our love for the people. Alam niyo po, napakahalaga nito, especially ngayon sa panahon natin, na ito po, continue pa rin ang ating
social distancing, and alam natin na naghihintay tayo, nagpe-pray tayo na lahat ng may mga karamdaman ngayon dala ng COVID-19 ay gumaling na sana. We pray for that. And not only that, we also pray na matututo tayo mag-care more sa ating mga kapwa. And alam nyo po, now is the time. Now is the time for us to show compassion, for us to be more prayerful, and for us to do more actions para po ating magampanan ang salita ng Panginoon, ating masunod ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, kung tayo ay mag-act together according doon sa compassion at doon sa love of God and sa prayer natin sa ating Diyos Ama, alam niyo po, magiging successful po ang harvest. And sabi ng Panginoon, the harvest is plenty, but the workers are few. Alam natin ang reason kung bakit workers are few. I just explained it a while ago. Di po ba? Dahil hindi nangangahulugan na workers ay nagwo-work for the kingdom. Kailangan po natin yung workers na available, workers na tunay na may heart, may commitment, na sumunod sa kalooban ng Panginoon. You know, that's why alam natin na hindi po tayo masyadong sold out dun sa mga titles, sa mga roles, no? Sa atin po, especially sa faith natin, mas mahalaga yung responsibility, yung word na accountability, yung word na love, care, and being one body, united in the Spirit as we do the work of God. Amen po ba? Napakahalaga po nitong mga salitang ito. And alam niyo po, ang Panginoong Jesus is full of action. He himself is full of action. Kaya nga, napansin niyo, naglalakbay siya eh, di po ba? Sa iba't ibang mga villages. Yun mismo ay nagpapatunay na siya ay full of action and nagtuturo siya. And not only that, nagpapagaling. Wow, those are actions. And di lang yun, makikita po natin na ina-act niya, ginagawa niya ang kanyang pinipreach. And by saying that, alam natin na Jesus is the greatest preacher of all. Kasi kung ano yung pinipreach niya, ginagawa niya. And I hope na lahat po tayo ganun, even for myself. Na habang ako ay nagpipreach, ginagawa ko yung pinipreach ko. Amen po ba? And that is the thing, you know? Yung puso ng Panginoon, yung kalooban niya, no, yung compassion niya, yung prayer life niya, yung action na ginagawa niya. Let's pray na ito po ay mapapa sa ating lahat. Dahil yung pong reason kung bakit isinulat ang Gospels, bakit isinulat itong mga verses na binabasa natin ngayon, ito pong reason kung bakit naririto ngayon ang salita ng Panginoon at naririnig natin. Upang tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Di po ba? Upang tayo ay maging Christ-like. Become like Jesus. No? Gagawin natin itong mga bagay nito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Ngayong oras pong ito, alam ko po na marami pong nakikinig at nanonood at kasamang nananambahan. Alam ko na marami sa atin ang na-touch o nahipo ng salita ng Panginoon. Naramdaman mo na ikaw ay may pangangailangan sa Panginoong Jesus. Maybe nararamdaman mo na isa ka doon sa mga taong nako-confuse sa panahon ngayon or sa pinagdadaanan mo sa buhay. At maybe you feel helpless. Nararamdaman mo na parang kailangan mo ng tulong. Ngunit di mo alam kung saan ka kukuha ng tulong. Sino magbibigay sa'yo ng tulong? Alam po ninyo, ngayon ang tamang panahon, ngayon ang oras upang ma-realize po natin na ang tulong po ay nanggagaling sa Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus po ay ever willing na tulungan po tayo. Imagine, nabasa po natin yung mga verses. He is even willing to pray and ask His disciples to pray so that God will send more workers para sa mga taong nangangailangan, para sa mga taong confused, para sa mga taong helpless. And not only that, sa mga taong nangangailangan ng Diyos, specifically speaking. And kung nararamdaman po ninyo na kailangan nyo ang tulong ng Diyos, alam nyo po, ang pinakamalaking maibibigay po sa atin ng Diyos sa oras ngayon, sa oras po natin ito ngayon, ay ang kanyang kaligtasan, ang kanyang buhay na walang hanggan. Ibinibigay po ito ng ating Panginoon. At ginawa niya po ito, kinreate niya po itong kaligtasan ito sa pamagitan po ng kanyang kamatayan sa krus. Alam po natin ito. Siya ay namatay sa krus. Siya ay muling nabuhay makalipas ang ikatlong araw. At after po noon,
siya ay umakyat sa langit, nakaluklok sa kanan trono ng ating Panginoon, ating Diyos Ama. Kasama niya ngayon, ating Diyos Ama. Iisa sila. At ngayon, alam niyo po, ino-offer ng Panginoong Jesus ang kanyang kaligtasan para sa atin. You need help? I'll tell you. You need the salvation of God. And right now, pwede ko po kayong i-lead sa panalangin. At kung aariin niyo po na sarili niyong panalangin itong mga bagay na ito, kayo po ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngayon po, ang gagawin ko po ay mananalangin po ako. And kung nararamdaman mong ikaw ito at niminsan na hindi mo pa naranasan na mag-pray at hingin ang kaligtasan na nagbubuhat sa Panginoon, ang buhay na walang hanggan, sumunod po kayo sa panalangin ito at ariin niyo pong sarili niyo po itong panalangin. Habang nananalangin po ako, sundan niyo lamang po. And habang nananalangin po ako, ipikit niyo po ang inyong mga mata at manalangin po tayo. Panginoong Jesus, patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan. Patawarin po ninyo ako sapagkat hindi po ako nanampalataya sa inyo. Patawarin po ninyo ako dahil nilabag ko po ang napakaraming mabubuting bagay na inyong pinapagawa sa akin. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po ang buhay na walang hanggan na ibinibigay niyo sa akin. Panginoong Jesus, inaanyayahan po kita sa aking puso upang ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Banal na Espiritu, dalangin ko na gabayan mo ko at manahan ka sa aking buhay. Magmula po ngayon, kayo na po ang aking Panginoon at tagapagligtas na nagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Kayo lamang po ang aking susundin habang ako ay nabubuhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Kung ipinanalangin po natin mga bagay na ito ng tao sa puso, naniniwala po ako na natanggap ninyo ang buhay na walang hanggan. Congratulations po. At kayo po ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Kung nasaan man po kayong dako ng Singapore, wini-welcome ko po kayo. And we hope na makasama po namin kayo sa ating pong simbahan na ito, Victory Family Center, Filipino Service. Ako po ang Filipino Pastor Marlon Santos ng Filipino Service na nag-iimbita sa inyo na kapag pwede na po tayong mag-meet up physically, ay makasama namin kayo ng personal sa pananambahan. Ngunit even before that, pwede po namin kayo makasama online. And meron po tayong mga kapatiran na pwede pong makipag-communicate po sa inyo through online para magkita-kita po tayo. Just connect with us sa ating mga websites, no? And ibibigay po yung contact number ninyo, and kapag naibigay po ninyo yung contact number and nakapag-connect po tayo, then we will warmly welcome you. So maraming salamat po sa inyong ginawa, pagtanggap sa ating Panginoon. Ganun din po sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang parte ng mundo, nasaan ka man, kung tumanggap ka sa Panginoong Jesus, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Congratulations po. Kung nasaan dako ka man ng mundo, kung may makikita kang simbahan, church, no, please, be part of that church. At kung may makikita po tayong Victory Family Center sa bansa na kinaroroonan mo, please, pumasok po kayo doon at mag-join kayo. Ang ating po mga pastor at mga kapatiran ay i-warmly welcome po kayo. No? I-welcome po kayong lahat. And I believe and I know na makakasama kayo doon sa gawain na yon, and mag-enjoy po kayo bilang kapamilya ng aming simbahan. Ngayon naman po, ay hayaan natin na manalangin po tayo para sa lahat. And hayaan nyo po na ipanalangin ko kayo, lahat kayo na kasama natin sa pananambahan. Kahit nasaan ka man ngayong oras na ito,
Itaas mo lang ang iyong mga kamay. At ipikit mo ang iyong mga mata. No? And tanggapin ang pagpapala ng Panginoong Hesus na igagawad niya sa ating lahat. Panginoong Hesus, dinadalangin po namin na ang iyong puso ay mapasa amin. Ang iyong compassion, ang iyong prayer, ang iyong action ay tunay na mapasa amin. And we pray, Lord Jesus, na gamitin po ninyo ang aming buhay bilang inyong mga workers. Mga workers ninyo sa harvest. Napakaraming tao po ang aming kailangang lapitan, samahan, tulungan, at mga tao na gusto naming mapabilang at makasama sa aming pagsamba sa inyo. Mga tao na gusto naming mahalin. Mga tao na alam namin na makakasama namin sa iyong kaharian. Panginoon, turuan po ninyo kami paano makakarating sa mga taong ito. At kapag nakita namin sila, bigyan nyo kami ng puso na katulad ninyo, Panginoong Jesus. And bigyan nyo po kami ng capacity, ng kakayahan na magampanan ang mga dapat naming gawin bilang mga workers ng inyong harvest. Panginoong Jesus, dinadalangin ko rin po na pagpalain ninyo ang lahat ng mga naririto na sumasamba sa inyo. Dalangin ko po na i-provide ninyo lahat ng aming pangangailangan. Dalangin ko po ng bawat isa ay hindi mako-confuse, hindi magiging helpless, but rather matatanggap nila ang clarity, ang revelation ng Word of God, ang guidance ng Word of God, ang direction from the Holy Spirit sa kanilang buhay, sa aming buhay. And not only that, hindi kami magiging helpless, but rather magiging powerful kami to do your will. And not only that, to help those who are in need and to love one another. At naniniwala kami, Panginoong Jesus, na bibiyayaan nyo ang bawat isang kasama namin ngayon ng pamilya na malusog, malayo sa mga karamdaman, at ang aming mga anak ay iingatan po ninyo at inyong palalakihin ng ayon sa inyong salita. Panginoon, dinadalain ko po ang inyong pag-iingat, protection sa lahat po ng aming mga kasama ngayong oras na ito. And even sa mga may karamdaman all over the world, we pray, O God, that you will heal them in Jesus' name. And we pray, O God, that this pandemic, O God, will be over very soon, O God. We declare this in Jesus' name. And Lord, we pray that you will strengthen the church. Strengthen the church some more. And we pray, O God, nagagamitin mo ang aming simbahan, higit sa lahat, Panginoon, sa panahon na ito. At magsha-shine kami, Panginoon, to be your workers, as your workers, O God, in this harvest. Panginoong Jesus, I declare blessings to all, to each one of us. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. 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 Maraming salamat po sa ating pagsama sa pananambahang ito. Natapos po ang ating pananambahan. Ito po yung ating huling yugto ng ating pananambahan. And alam po ninyo, ang Panginoon ay nagagalak sapagkat nagbigay po tayo talaga ng oras upang sambahin siya at in-honor natin siya. And not only that, nakikita ng Panginoon na nakadepende tayo sa Kanya. Nagtitiwala tayo sa Kanya. And you know, because of that, God will even bless us and use us for His glory. So magkita-kita po tayo magmuli sa susunod na linggo. And again, ako po si Pastor Marlon Santos. Nagpapasalamat sa inyo at nakikisaya dahil magkakasama po tayong sumamba sa ating Panginoon. And I'll be seeing you again next Sunday. God bless you po. Thank you.